Teardrops, Scare Cops. Hello. So ang topic natin ngayon will be Steel for Circuits 1, all about Kirchhoff's Laws. So ito na yung mga so far na na-discuss natin. Kung hindi nyo pa napapanood, linggo na lang sa description. So nakapag-discuss na tayo ng Ohm's Law. Tapos yung nodes, branches, and loops. Yan. So, I hope napanood nyo na yung mga video tutorials natin dito. Ah. So, ngayon, dadako na tayo sa another lesson, which is Kirchhoff's Laws. Kirchhoff's, Kirchhoff's, or whatever you may call that, pronounce. Kirchhoff's Law. Yan. So, ito, maganda to. I mean, ito ay mahalaga yung Kirchhoff's Laws sa electrical circuits. Okay. Aside sa Ohm's Law, pinakamahalagang law sa electrical circuits ay ang Kirchhoff's Laws. Ano ba yung Kirchhoff's Laws? So, meron tayong dalawang laws. In honor to Gustav Robert, Gustav Robert Kirchhoff's or Kirchhoff. Ayan. So meron tayong dalawang Kirchhoff's laws na susundin. Una, yung Kirchhoff's laws of or Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. Or, in short, KCL. Pangalawa, yung Kirchhoff's voltage law. Or, KVL. Okay, itong dalawang law na to mahalaga yan sa electrical circuits. So, simulan natin sa Kirchhoff's current law or KCL. Ano ba yung Kirchhoff's current law? Sige, copy na lang natin. Define muna natin. Concept muna tayo. Bago problems. So, Kirchhoff's current law or KCL states that the algebraic sum of currents entering a node or pwede rin closed boundary is zero. Or mathematically, summation of I sub n from n is equal to 1 to capital N is equal to 0. Where capital N is the number of branches connected to the node. NIN is the nth current entering or leaving the node. Nth current entering or leaving the node.
So what is Kirchhoff's current law or KCL? States that the algebraic sum of currents entering a node or closed boundary is zero, or in mathematical equation, the summation of I sub n from small n equal to 1 to capital N is equal to 0. So, halimbawa, kung meron tayong n branches connected to the node, halimbawa, meron tayo ditong node. So, alam naman na natin yung node, di ba? Naturo ko na yun dun sa previous lesson. Yung node is a point kung saan nagko-connect yung mga branches, which are any electrical elements within the circuit. So, halimbawa, meron tayong node dito. Ganyan. Tapos, meron tayong mga branches. Okay, node A. Tapos, eto, may mga current dito. Halimbawa, random direction, pag ganito, pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan. So, meron tayong node A na merong pumapasok na current tsaka nagli-leave. Okay, kapag yung arrow is ganito, with respect sa node, papasok siya, di ba? Yung direction ng arrow, papasok dito sa node. Kapag palayo, ganito yung itsura ng arrow, right? So, pwede natin itong pangalanan as I1, I2, I3, I4, I5. Yan mga currents. Currents entering and leaving the node A. So, kung i-apply natin yung Kirchhoff's current law, dapat daw yung algebraic sum, take note of the word algebraic, ibig sabihin may sign, either positive or negative. Currents entering a node is zero. So, pwede tayong mag-assign dito. Excuse me, sorry. Pwede tayong mag-assign. Anong gusto nyo? Pwede natin i-assign positive currents for entering or negative currents for leaving. Or pwede rin baliktarin nyo. So, depende na lang kung anong gusto nyong convention. Pwede rin namang negative for currents entering and positive for current leaving. So, kung i-apply natin itong equation natin, so, at node A, summation of current is equal to 0. From N is equal to 1, summation of I sub n from n is equal to 1 to capital N should be equal to 0. So, ilan yung n natin, yung capital N? Yun yung number nung elements or branches. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Right? So, summation ng I sub n from n is equal to 1 hanggang 5. Equal to 0. Tapos, dapat may sign convention. So, kapag positive, currents, entering. Ano-ano yung mga entering? Or sige, isay-say natin. In order of, increasing order of lower script, subscript. So, si I sub 1 muna tayo. Isa-sum up natin, di ba? So, starting from subscript, N is equal to 1, ito yung current na yan, which is papasok. So, kapag papasok, entering positive. So, positive I1. Next, si I2 naman, leaving. So, minus kapag leaving, negative I2. Then, si I3, papasok, positive. Then, si I4, papasok,
positive. Tapos si I5 papalabas, negative minus I5 equals 0. So ito yung KCL equation natin. Considering itong node natin yan. Or pwede nyo ngayong paghiwalayin dito. Paghiwalayin nyo yung mga positive, i-isolate nyo sa isang side, yung mga negative, ilipat nyo sa kanan. Bale, matitira sa kaliwa yung mga positive. So, si I1 plus I3 plus I4 is equal, so tatranspose si negative I2 tsaka si negative I5 sa kanan, magiging positive I2 plus I5. So, other equation natin, pwede nating masabi, given this equation, that the sum of the currents entering to, di ba, yung mga I1, I2, I4, I3, I4, the sum of the currents entering a node is equal to the current leaving. To the current leaving the node. The same node. Kasi ito yung mga entering. Ito yung mga leaving. So, other equation natin for Kirchhoff's current law is summation of current entering is equal to summation of current leaving. Okay, so ganun lang. Summation of current leaving is entering is equal to summation of current entering. So, halimbawa, meron tayo ditong mga current sources, independent current sources, I1, I2, take note of the direction ng mga current sources natin, ha. Okay, kung kukuhain natin yung total current nito using KCL, nagbura. So let's say nandito, lagay ko is IT, terminals AB. So paano ngayon natin to a-applyan ng KCL? So, di ba, this is just one node. Ayan. One node lang siya. So, applying KCL, ano-ano yung mga leaving? So, summation of current entering is equal to summation of current leaving at node A. Ito, yung taas. Isang node lang yan, di ba? Ano-ano yung mga, sige, sa mga entering. So, sa entering natin, sum up lang natin, sino? Edi si I1. Papasok siya dito sa node, eh. Right? I1. Tapos, ito rin, si I3. Yung arrow direction, tingnan nyo. Papasok sila pareho sa node. Plus I3. Wala na, di ba? Sa mga leaving naman, eto, leaving to with respect sa node na to, si IT. Palabas, right? IT, then ito rin, si I2. Yung arrow niya kasi is pa ganyan. Nagli-leave sa node na yan. Plus I2. So therefore, kapag kinuha natin yung total
total current IT, pwede nating isolve itong equation. Solve natin itong equation for IT in terms of I1, I2, I3, and I2. Lipat nyo lang itong, lipat nyo yung I2 sa kaliwa. Therefore, IT, yung total current pala, is equal to, so I1 plus I3 minus I2. Okay. Or actually, di ba kapag parallel, pag mga parallel sources, current sources, ang ginagawa lang natin dyan, yung mga magkakapareho, yung mga magkakapareho ng direction, pataas, ina-add nyo. Add natin to I1 plus I3 kasi parehong pataas. I-minus nyo doon sa pababa, which is I2. Then yun yung magiging possible total current dito sa parallel sets of independent current sources. Pero but still, nung in-apply natin ng KCL, na-verify natin yung ganung shortcut. Right? So pwede kayong mag-add ng mga current source within parallel. Mako-convert lang siya into single current source. So therefore, pwede natin tong isulat or i-convert into a single current source lang pala. So ano yung sign niya? Or ano yung magiging direction niya? So dapat it should follow kung ano yung direction ng IT. Which is pag-ganon, di ba? Palabas. Palabas ng node A, or it should be dapat upward, which is equivalent, ito yon yung IT. Ito ngayon yung current source na yan, IT, which is equivalent to dito. So sa I1 plus I3 minus I2. So, pwede nyo siyang i-convert into a single current source. So, take note, dapat sinusunod nyo yung direction ng mga arrows. Okay? So, yun yung ating KCL. So, tandaan nyo lang, summation of current entering is equal to summation of current leaving a particular node. Sige, next tayo. Paano naman kapag KVL? KVL or Kirchhoff's voltage law. So Kirchhoff's voltage law, sulat muna natin yung definition. States that the algebraic puro may algebraic ka. Kasi may positive tsaka negative currents and voltage tayo. That the algebraic sum of all voltages around a closed path Yung path, pwede rin siyang tawaging loop. Diba? Loop. Naturo ko na yun, yung loop, yung mesh, yung node, branch, and loops dun sa previous lesson, right, is zero. So pareho, dapat palaging naka-equate sa zero. Mathematically, summation of V sub M from M is equal to 1 to capital M is equal to 0, where capital M is the number of voltages. Number of voltages in the loop, or the number of branches in the loop. Kasi lahat naman nung merong elements doon sa loop, i-consider natin yung kanyang mga voltages. Kaya, or the number of branches.
Yung branches, di ba, yun yung kahit anong elements within the circuit, kinoconsider siyang branch. Mga resistor, voltage source, current source, etc. Okay. And V sub M is the amp voltage. V sub M is the amped voltage. Okay, so halimbawa, meron tayo ditong closed circuit. Magkakaroon tayo ng loop. Current sources, voltage source I mean, resistor, another voltage source. Take note nyo naman yung polarity ng mga elements, ha? Mahalaga yan. Tapos may unknown element. So ito si V1, ito lagyan natin ng plus minus V2, ito plus minus V3, ito V4, and then ito plus minus V3. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng assume direction ng current. So, magkakaroon tayo ng current direction. Let's say the I. Clockwise. Yan. So, paano nga uli yung KVL? So, at loop 1, so let's say ito yung loop natin. Loop 1. At loop 1, so paano yung formula? Summation of voltage from V sub M, from M to 1 to capital M is equal to 0. So ilan ba yung ating magiging ano? Magiging V5 na pala to, sorry. V5. V1, V2, V3, V4, V5. V5. So, ilan lahat? 5, right? Total elements. 1, 2, 3, 4, 5. Branches, right? So, bale, summation of V sub M from M is equal to 1 to 5 should be equal to 0. Paano naman yung sign convention dito? Yung using passive sign convention pa rin. Kung nag-assign kayo ng direction ng current, dapat susundin yung sign is kung saan pumasok. Okay? Pumasok na polarity yung current. Halimbawa sa V1, and ganito yung ating direction ng current, saan siya papasok? Sa negative, di ba? So, bale, kay V1 muna tayo, negative V1. Walang I, V1. Tapos, papunta kay V2, saan siya papasok? Positive. So, magiging positive V2. Papunta kay V3, papasok sa positive polarity. Positive V3. Then, papasok sa negative polarity ni V4, minus V4, papasok sa positive, plus V5. Equal, so wala na, di ba? Zero. So ito yung magiging KVL equation natin. Negative V1 plus V2 plus V3 minus V4 plus V5 equal zero. Or, pag sama-samahin natin yung mga positive dito sa left side, transpose natin yung mga negative sa right side. So, malitira sa left side yung mga positive, V2 plus V3 plus V5 is equal to negative, matatranspose siya sa kanan, magiging positive V1 plus V4. Okay, so ano ngayon yan? Ang ibig sabihin neto, ano ba tong mga summation na yan? Summation ng voltage. Rise or drop? Drop.
sum of voltage drops. Voltage drop kapag pumasok siya sa positive, lumabas sa negative, di ba? From higher potential, lumabas sa lower potential. Tapos ito naman, yung sum ng voltage rise. Kasi pumasok sa negative, lumabas sa positive. From lower potential, lumabas sa positive, sa higher potential. Bale, sum of voltage drop is equal to sum of voltage rise. So ito yung other equation natin sa KVL. Summation of voltage drops is equal to summation of voltage rise. Yung mga voltage drops, ha, kapag pumasok sa positive. Yung mga rise kapag pumasok sa negative. Tulad nito. Pero kahit wag na natin itong i-consider, ito na lang gawin natin. Yung naka-equate sa zero agad, basta ang sign convention kung saan pumasok yung current na inassign nyo dun sa polarity ng voltage, yun yung susundin yung sign niya. So yun, maraming nalilito. Pero pwede rin namang other way around maging equation natin. Pero magiging same lang. Paano kung baguhin ko yung direction ng current, sa tingin nyo magiging same lang din yung equation? Pag ginawa kong counterclockwise, dapat magpapareho pa rin yan as long as susundin nyo yung sign convention natin kung saan papasok. Okay, pag binaliktad ko, sige, try lang nating baliktarin. So wag kayong malilito, kahit pagbali-baliktarin yung direction ng current, iisang equation pa rin mabubuo niyan. So simulan natin dito kay V1. O, saan naman papasok si V1, si current ngayon kay V1 kung ginawa kong counterclockwise? Sa positive. So positive V1, dito naman kay V5, papasok siya sa negative. Tapos dito kay V4, papasok siya sa positive. Dito kay V3, papasok kay negative. Dito kay V2, papasok kay negative. Equal 0. So, di ba? Pag nilipat nyo yung mga negative naman dito sa kanan. Bali, V1 plus V4 matitira sa kaliwa equals yung mga negative ililipat nyo sa kanan. Simulan nyo to kay V2, magiging positive sila lahat. Right? V3 plus V5. So, same equation. By symmetric property of equality, pwede nyo rin naman yan pagbalikta rin. Or V2 plus V3 plus V5 is equal to V1 plus V4. So, nag-same lang din naman dito sa equation. Kahit pa pinagbaliktad ko yung sign ng current. Basta susundin nyo lang palagi kung saan pumasok yung current na polarity ng voltage, yun yung magiging sign ng voltage. So, pwede rin kayong mag-sum ng mga voltages in series, mga voltage sources. Parang kapag nagsasum up tayo ng mga currents kanina, current sources in parallel, applying KVL. So, halimbawa, meron tayo ditong tatlong series voltage source. Okay, plus, minus, parang battery, pag nag-aano kayo, nagdudugtong kayo ng mga battery, di ba? Plus, minus, sabi natin minus, plus. So, let's say ito yung A, ito yung terminal B. Tapos, dito natin kukuhain, ito yung plus, ito yung minus. Kukuhain natin yung equivalent VAB. Dito sa dalawang terminal na yan. Okay, so saan tayo magsa-start? So pwede tayong mag-assign ng current. So let's say pwede tayo dito, paganyan, assign kayo ng direction ng current within this loop, paganyan.
Okay, so saan papasok yung current kay VAB? Ito yung VAB eh. Sa negative, right? Negative VAB. Tapos, dito, sige, pangalan ko pala to V1, V2, V3. Saan pumasok kay V1? Sa positive, right? So, positive V1. Saan pumasok na polarity kay V2? Sa positive pa rin. So, positive V2 siya. Saan pumasok na polarity kay V3? Eto, sa negative. Then, equate to zero. So, kapag sinolve natin yung equivalent value ni VAB, eto, sa terminal A to B, lipat nyo lang to sa kanan, transpose. Bale, V1 plus V2 minus V3 is equal to VAB. Ibig sabihin pala, pwede nating gawing isang single voltage source lang ito following the polarity ng VAB. Ah. So, ito, tas isang single source na lang. So, ito is positive, ito is negative. So, hindi nyo lang to positive, negative, A to B. Ang magiging sign nito dapat positive minus. So, sundin nyo lang din yan. Which is ano equivalent nitong VAB? Ito, using the KVL equation, V1 plus V2 minus V3. Or, pwede nyong pagsamahin yung magkakatugmang polarity. Diba ito, nagtutugma, positive, negative, positive, negative. Ia-add nyo sila. Ito, nagbaligtad din. Nauna ngayon si negative, nahuli si positive. Sabihin, opposite sign siya. So, bali V1 plus V2 minus V3. Parang kapag nagkoconnect kayo ng battery, i-connect nyo yung battery na dalawa, positive, negative, positive, positive, negative, positive, negative. Ano magiging total niyan? Additive yan, di ba? Ito yung plus, ito yung minus, plus, minus. Halimbawa, 4 volts, 5 volts. I-add nyo lang yan, 9 volts. Pero pag nagkaroon ngayon dito ng negative, nauna yung negative, tas positive, negative, positive. So, malungat na ngayon yan dito. Right? So, kung bawa, ito ay 6 volts. Bale, 9 volts minus 6 volts, 3 volts yung total niyan. Following the polarity na dapat positive, negative. Parang ganun lang din yun. Diba? Yung KVL. So, yan. Yan yung ating concepts ng Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. Gets na ba? O, sige, para mas ma-illustrate pa natin, mag-solve tayo ng problems. So, sample problems na tayo. Application na ng concepts. For the circuit below, find voltages V1 and V2. Ito mga simple circuit lang naman para ma-familiarize muna tayo sa concepts. KCL, KVL. So, 20 volts, 2 ohms, 3 ohms. Tapos, nag-assign tayo ng polarity. So, sa circuits, mali yung question kapag, halimbawa, nagpapahanap yan ng voltage. Tapos, walang nakalagay na polarity. Kulang yung tanong na ganun. Kailangan, kapag sa circuit problem, meron kayong makikitang polarity. As if parang naglalagay kayo ng ano ng multimeter, yung red tsaka black probe, kinukuha nyo yung voltage across. So dapat lagi sa problem ng circuits, makakikita kayo ng polarity kapag ang hinahanap is voltage, as well as sa current, dapat may given direction, pwede pataas or pababa, dapat ini-include yun sa problem. Okay? So, ito naman yung polarity, hindi, baliktad. Ito yung polarity ni V2. Yan. Basta kapag
Kapag voltage problem, dapat may polarity sa problem. Kapag nagbigay yung prof nyo ng problem ng walang polarity, magtanong agad kayo, sir, anong polarity ng V1 na pinapahanap nyo? Plus minus ba or minus plus? Kailangan meron. Okay? So, paano ngayon natin hanapin si V1 tsaka si V2? So, pwede tayong mag-assign ng direction ng current. Pwede ta, kasi naka-loop yan eh, di ba? Loop. Isang loop yan. So, pwede tayong mag-assign ng direction ng current, let's say, clockwise. Okay, I. So, kapag nag-summation tayo, magsasummation ako ngayon ng voltage. Summation of voltage is equal to zero, let's say loop 1 to, at loop 1. So, paano yung sign convention natin? Kung saan pumasok yung current direction, so clockwise, so simulan natin kay 20 volt. Pumasok siya sa negative. So, negative 20. Dito naman kay V1, saan pumasok? Sa positive. So, positive V1. Dito kay V2, saan pumasok? Sa negative. Okay? Basta susundin nyo yung clockwise direction na in-assign nyo. Pwede rin naman pa ganun. It's up to you. So, magiging minus V2 equals 0. Kaso, sa equation na ito, dalawa yung unknown. Hindi pwedeng ma-solve si V1 tsaka si V2. Kailangan nating i-relate kasi may current din tayo na I. So, pwede natin gamitin yung Ohm's law. Using Ohm's law, so applying passive sign convention sa resistor, di ba ang Ohm's law natin, V is equal to IR. Or voltage is equal to current times the resistance. So si V1 kaya, so take note yung inassign yung direction ng current, ah, clockwise. So di ba kapag resistor are passive elements. Ibig sabihin absorbing. So dapat automatic papasok sa positive polarity ni resistor yung voltage across the resistor yung current para maging passive siya, absorbing energy or positive yung power niya, di ba? So dito nagko-confirm naman, right? Dito sa 2 ohm resistor. So bale V2 is equal, ito yung voltage across the resistor eh. V1. Is equal, so positive yung value ng voltage. Kasi pumasok naman sa positive. Di ba kapag passive, halimbawa may element, dapat papasok siya sa positive polarity. Ito yung V, ito yung I, yung current. So positive yung kanyang power. And positive na rin yung kanyang voltage across that 2 ohm. So, equal siya sa 2i. Itong i unknown pa yan. Yung resistance niya is 2. So, 2. Diba resistance times the current, 2i. How about kay 3 ohms? So, this time kay 3 ohm, kung ito yung inassign natin na value ng current, eh yung polarity ni V2 ay negative dito. Dito ay positive. Anong mangyayari? Papasok siya sa negative. Which is supposed to be dapat, papasok siya sa positive. By default. Ibig sabihin, para maging positive yung sign netong voltage across resistor, it should be the negative ng product nitong 3 ohm times the current I. Okay, basta ganun na lang, kapag pumasok sa assigned polarity ng voltage na negative,
hindi niya nasunod yung pagpasok sa positive for the resistor, parang dito sa V1, lagyan nyo ng negative sign. So V2 is negative kasi pumasok siya sa negative. Negative 3I. Okay. So para mag-positive, kasi dapat passive sign convention, positive lagi yung voltage across the V2 or yung power absorbed is positive. So lalagyan nyo ngayon ng negative. Kasi negative yung magiging current dito, magiging ano dito, voltage, times another negative, positive na siya. Or ganun na lang isipin nyo kung saan pumasok na lang din. Pag kinuha nyo yung pinaka-voltage across in terms of the current and resistance, minus. So ngayon, pwede nating ipalit. Palit natin ngayon dito sa equation. So meron tayong equation 1, equation 2, equation 3. Eh, di ba meron tayong tatlong unknowns, V1, V2, tsaka I. Kompleto na ba? Yes. Okay. So, makakasolve na tayo ng equations. Kompleto na yung equations natin, 3 unknowns, V1, V2, and I. Bale, solve natin si I, pwede nyong ipalit dito sa equation 1. So, this is equation 1. This is equation 2, equation 3. So substitute 2 and 3 in 1. So negative 20, papalit ko tong value ng V2 as in terms of I tsaka V1 in terms of I sa 2 and 3 in 1. So negative 20 plus V1, ano si V1? 2I. Minus V2, which is negative 3i, equals 0. So negative 20 plus 2i, negative of negative 3i, positive 3i, right, equals 0. So negative 30 plus 2i plus 3i, 5i, equals 0. Transpose na lang tong negative 30. So 5i is equal to positive 30. Divide both sides by 5. Cancel. I is 30 divided by 5. Ay, mali. 20 lang pala to. 20. Sorry. 20. Pangat kasi ng sulat eh. 20 lang pala. So magiging ulit. Magiging 5i is equal to positive 20. Tapos divide both sides by 5. I is 20 divided by 5, 4 amps. Ayan. So meron na tayong current. Di ba ang pinaka-problem lang talaga natin dito is hanapin si V1 tsaka si V2. So bale, from equation 2 and 3, masasolve na natin si V1 substituting the value of I, which is 4. So V2 is 2 times I, which is 4, or that's 8 volts. Tapos si V3, V1, eto si V1. V1 is 2I. Tapos si V2, negative 3I. Negative 3 times the I, which is 4, negative 12 volts. So take note, mahalaga ngayon yung polarity kasi naglalagay tayo sa problem ng sign for the voltage. Bakit kaya naging negative? Sa tingin nyo, ba't negative, hindi positive? Kasi nga, supposed to be kung ito yung direction, ito yung polarity ng voltage source natin, dapat talaga yung right direction ng current is paganyan, pa-clockwise. So dapat, kapag nag-probe ka dito ng multimeter, positive-negative dito, positive yung mapoprobe or mame-measure ng voltmeter. Eh binaliktad mo ngayon dito, nilagay mo dito yung pula, dito yung blocks, na supposed to be dapat plus-minus. Kaya masosolve ng mapoprobe dun sa multimeter is negative talaga, which is nag-conform using the KVL. Kaya negative volts yung nakuha. Okay?
Problem number one. Sige, next tayo. Problem number two. What if, so ganun ulit, find V1 and V2 for the circuit plus minus negative positive okay, lagyan ko to ng polarity. Plus minus V1 plus minus V2. So this is 4 ohms, 2 ohms, tapos 10 volts, tsaka 8 volts. O ganun, parang same lang din sa 1. Hanapin lang din natin si V1 and V2. So mag-assign ulit tayo ng direction ng current. So kahit anong gusto nyo. So let's say clockwise na lang uli, I. So applying KVL, so loop 1 yan, summation of voltage is equal to 0 at loop 1. So sundin natin yung sign convention. Kung saan pumasok yung current, yun yung magiging polarity. So dito, kasi clockwise inassign ko, papasok yung current sa negative, minus 10 volts. Okay. Dito sa V1, clockwise, so papasok sa positive, positive V1, right? Tapos dito sa 8 volts, papasok sa negative, minus 8 volts. Dito sa V2, papasok sa negative, minus V2. Minus V2. Yan. Equal to 0. Equate na to 0 kapag na-consider nyo na lahat ng mga voltage across the elements within the loop. Okay, ngayon, pwede pa natin itong isimplify as so negative 10 minus 8, negative 18 plus V1 minus V2 equals 0. So, masasolve na ba natin si V1, V2 dyan? Isang equation pa lang yan. Gamitin natin yung Ohm's law uli kasi may I pa tayo. So using Ohm's law, again, yung passive sign convention sundin. So si V1, using Ohm's law, V is equal to IR. Kung kay V1 tayo, nasunod ba niya yung passive sign convention? Yes, so positive yung polarity ni voltage kasi pumasok siya sa positive. So V1 is equal to the resistance 4 times I. Dito naman kay V2. So clockwise direction, pumasok siya sa negative. Ibig sabihin, ang V2 should be negative. Negative ng 2 times the current I. Okay, so this is the equation 1, equation 2, equation 3. So parang sa kanina, para ma-solve natin, para ma-solve si V1, V2, kailangan muna natin si I. I-substitute natin yung 2 and 3 in 1. Substitute 2 and 3 in 1. So negative 18 plus V1. V1 natin in terms of the current is 4i, right? Tapos minus V2 negative 2i equal 0. So bale magiging negative 1 to negative 18, so plus 4i, plus 2i na to, negative of negative, positive, equals 0. So negative 18 plus 4i plus 2i, 6i, equals 0. Solving for i, transpose the negative 18 to the right side, so 6i is
positive 18. Divide both sides by 6, I is 18 divided by 6, 3 amps. So, ang kailangan talaga natin sa problem is V1 and V2. So, plug-in nyo na lang sa equation 2. Diba, V1 is 4I, therefore, V1 is 4 times I, which is 3, 12 volts. Positive siya. So, si V2 naman, from equation 3, negative 2I. So, negative 2 times 3I, negative 6 volts. Okay, again, bakit kaya negative? Ba't kaya negative? Pwede niyong pagsamahin to. Pag pinagsama niyo tong 10 volts, tsaka si negative, tsaka si 8 volts, paano yan? Pwedeng equivalent, kasi naka-series lang sila eh. Pag pinagsama niyo yan as a single element, as a single voltage source, additive or subtractive? Minus plus. Additive, right? So, magiging single 18 volts na ang dapat sign is minus plus. Okay? Na kapag sinunod natin yung passive sign convention, it should deliver power kasi voltage source. So, dapat yung direction ng current na isa-supply niya is clockwise talaga. So, dapat plus minus to, plus minus. E kaso, yung nilagay mong polarity sa V2 is baliktad. Kaya magiging negative yung masusukat. As if magpo-point ka or magpe-place ka ng ohmmeter, ay ng voltmeter. Yung pula, nilagay mo dito, yung black nilagay mo dito. Which is supposed to be ang dapat na polarity plus minus. E di magbabaliktad talaga or magne-negative kung gamit mo pa is yung ano, yung analog multimeter, magbabaliktad yung ano nun, deflection. Pero pag digital multimeter, voltmeter, magne-negative lang yung ilalabas na measurement. Okay? So, negative 6. Kaya siya negative 6 volts. Sige. Next, problem number 3. Determine VO and I in the circuit below. Plus, minus. Tapos meron tayong controlled dependent source, dependent voltage source. Ano to? Dependent voltage dependent current, voltage source. Minus plus. Yan. So 4 volts daw to. Ito ay 6 ohms. Ito ay 4 ohms. Tapos 12 volts. So, kailangan maglalagay tayo sa problem ng direction ng current I tsaka ng polarity ng VO. Tatandaan nyo na kapag may circuit, dapat may nakalagay na polarity sa voltage tsaka direction sa current. So, sabi sa problem, dito daw si negative, dito si positive. Kung magpo-probe ka ng multimeter, voltmeter, dito ilalagay si black, dito ilalagay si red. Tapos kapag gagamit ka ng ammeter, dito mapuputulin, dapat ganito daw yung direction ng current. O, may direction si current pa ganun, di ba? Kasi pwede rin namang pa ganyan. Pero ang gusto ng problem, pa ganun. Tapos gusto ng voltage, negative dito, dito positive. So, susundin nyo yung nakalagay sa problem na direction ng current and polarity ng voltage. So, paano kaya ito isolve? Hahanapin natin tong I tsaka yung VO. So, mag-assign uli tayo kasi isang loop yan, di ba? Assign kayo ng current direction. Clockwise na lang. Okay? So, itong I na yan, ito na rin to kasi series lang eh. Di ba, pag series,
isa lang yung dadaloy na current throughout the circuit. Sa bawat elements ng circuit, isa lang yung current. Ito na rin yun, yung I na yun. So, pwede tayo, sige, mag-KVL agad tayo, pwede. Kasi isang loop yan. So, loop 1. Summation of voltage is equal to 0 at loop 1. Sundin uli natin yung sign convention. Simula tayo kay 12 volts. Saan papasok na polarity yung current na inassign? Sa negative, di ba? So, minus 12 gagamitin natin dyan. Dito kay 4 ohm resistor. Di ba kapag, ito walang binigay na ano, wala tayong binigay ngayon na sign kay 4 ohm. Anong gagawin natin? Automatic, paano yan? Absorbing power. So, lalagyan nyo automatic dapat plus, minus. Depende kung ano yung inassign na direction. So, since pa clockwise, dapat by default, papasok sa positive. So, let's say positive V 4 ohm. Which is, using Ohm's law, yung V sub 4 ohm ay yung resistance niya na 4 times the current na I. So, positive 4I, bale, right? Positive 4I. Next. So, dito, sa voltage-controlled voltage source. So, bakit ito voltage-controlled voltage source? Kasi iba yung symbol nyo. Kapag diamond symbol, dependent voltage source yun. Di ba naturo ko naman yan? Tapos, yung label niya is nakadepende doon sa value ng VO, which is yung voltage across the 6 ohm. Kaya, voltage-dependent voltage source. So, saan siya pumasok? Sundin pa rin natin, pumasok siya sa positive polarity. So, gagamitin natin plus, anong value? 2V sub O, right? 2V sub O. Dito naman sa 4 volt, so saan siya papasok? Sa negative. So, magiging minus 4. Then, dito sa VO, papasok sa negative, minus. Minus VO equals 0. Ngayon, papalitan natin, ito, pwede nating palitan si VO in terms of the current. Kasi, di ba, ito yung current na dadalay sa circuit. Pwede nating masolve yung value ni VO in terms of the resistance niya na 6 ohm saka nung current flowing sa kanya na I. So, by Ohm's law, so sundin natin yung ginawa natin kanina. Clockwise yung inassign, sa saan papasok? Sa negative. Ibig sabihin, yung VO should be negative. Negative IR. Diba? Voltage is equal to resistance times the current. So, 6I. Negative 6I. Okay. So, pwede na yun nating ipalit dito. So, negative 12 plus 4I plus 2 times, ano si VO? Negative 6I. Ito equation 1, equation 2. So, ginawa ko, substitute 2 in 1. Itong VO dito sa equation 1, gagawin kong negative 6i lahat. So, 2VO minus 4, then negative ng VO negative 6i. Kurong natin. Negative ng negative 6i equal 0. Simplify lang natin. So, pwede na itong pagsamahin. Negative 12 minus 4. Negative 16. Simplify muna natin to 4i. Ito minus 12i na yan. Ito negative of negative 6i. Positive 6i equals 0.
So, negative 16, ilan tong 4i minus 12i plus 6i? Diba ano to? 10 minus 12, negative 2i equals 0. So, masasolve na natin ngayon si i. Transpose natin si negative 16 dito sa kaliwa, ay sa kanan. So, negative 2i is equal to negative 16. So, divide both sides by negative 2. Cancel. I is negative, hindi. Positive na pala to. Mali. Positive na pala to, sorry. Kasi negative siya dito. Magiging positive. Divide by negative 2, negative 8. So, ba't kaya negative? Anong sabihin kapag nagne-negative yung current? Ibig sabihin, baliktad pala dapat yung dapat na supposed to being direction ng current. Kasi na-shim ko lang to, di ba? Na clockwise. Same numerical value ng current na 8, pero sa in reality, naka counterclockwise pala dapat. So ganun, kapag nakakakita kayo, nakakakuha kayo ng mga negative value ng current, same magnitude lang pero yung opposite nyo doon sa assumed initial direction. So 8 amps din itong current na yan, pero instead na clockwise talaga, dapat counterclockwise. Okay? Ngayon, hahanapin natin, 'di ba? Ito, meron na pala tayong i. So, yung I natin is eto. So, kung yung in-assign nating value netong I is paganyan, it should be opposite talaga nung actual current na yan. Pag ganito, pero siya paganyan, kaya should be the negative nung 8 amps. Okay, negative nung 8 amps. Then, para mahanap si VO, i-plug in nyo na lang dito. I-plug in nyo dito sa, ano ba equation? Ito, equation 2. Diba, VO is equal to negative 6 times I. So, using equation 2, VO is negative 6 times the I, which is negative 8. So, VO is positive 48 volts. Okay. So, bakit kaya siya positive? Kasi nga, yung direction ng current is pa ganito. Yung tama talagang direction. So, tama, pag nag-probe ka dito ng voltmeter, yung pula, lagay mo dito, yung itim, lagay mo dito. Dapat lang, positive masusukat ng multimeter, ng voltmeter. Positive 48 volts. Confirming doon sa pinaka talagang direction ng current na dapat talaga clockwise, ay counterclockwise, hindi clockwise. Okay, so yan lang yung sagot. VO is 48 volts, tapos the current I is negative 8 amps. Okay, sige. Problem number 4 na tayo. So find Vx and Vo in the circuit. Plus minus resistor. Okay. Meron ulit tayong ano dito. Voltage dependent voltage source. So 2Vx, ito daw si Vx, plus minus, tapos ito si Vx, 10 ohms. Tapos ito plus minus VO, 5 ohms. Then ito si 35 volts.
units. Okay, so fine. Ang hahanapin naman natin, itong Vx tsaka Vo with the assumed or with the given polarity. So pwede ulit tayong mag-assign ng current. So clockwise na lang. Okay, yan. I. So isang loop uli yan, mag-summation of voltage equal to zero uli tayo. Let's say loop 1 yan. At loop 1. So yung sign convention, sige, simulan natin kay 35 volts. So clockwise yung inassign ko, so papasok yung current sa negative polarity niya. So minus 35 dapat. Tapos, dito naman, papasok siya sa positive polarity ng Vx, which is plus Vx na siya. Dito naman sa voltage-dependent voltage source, papasok sa positive, so gagamitin sign plus anong value? 2Vx. Tapos dito kay Vo, clockwise yung current, so papasok siya sa negative, minus Vo is 0. Yan. So, pwede natin i-combine to, Vx plus 2Vx, negative 35, plus 2Vx, Vx plus 2Vx, 3Vx, minus Vo is 0. Masasolve na ba natin si Vx sa kasi Vo? Hindi pa. Isang equation pa lang yan eh. Kailangan natin gamitin si I. Ohm's law na lang din. So using Ohm's law, V is equal to IR. So dito kay Vx, so ano magiging value ng voltage? Positive ka or negative? Nag-confirm sa positive sign convention, no? Pumasok sa positive. So therefore, Vx is positive IR. Ano yung resistance niya? 10? 10I times I. Equation 2. Ito equation 1. Next, so dito naman, kay Vo, clockwise current, so papasok sa negative. Ibig sabihin, negative dapat yung Vo. Negative ng IR, so 5 yung resistance times the current I. Equation 3. So saka natin ngayon i-substitute yung 2 and 3 in 1. Substitute 2 and 3 in 1. Dito sa equation 1 na yan. So negative 35 plus 3. Ano si Vx in terms of I? 10I. Okay, tapos negative ng Vo, which is negative 5i equals 0. So simplify, negative 35, 3 times 10i, 30i. Negative ng negative 5i, positive 5i equals 0. Negative 35, combine nyo to, 30i plus 5i, 35i equals 0. So transpose nyo na lang tong negative 35 sa kanan, 35i is equal to 35. Divide both sides by 35, ano yung value ni i? Positive 1 amp. Okay. E di masasolve na natin yung required sa problem na Vx and Vo, substitute sa equation 2 and 3. So sa Vx, from 2, that's 10i. And yung nakuhang value ng I is 1. 10 volts, positive. Okay. Kapag si Vo naman, Vo is negative 5i. So Vo, negative 5, times the current I, yung nakuha is 1. Substitute,
negative 5 times I, negative 5 volts. So again, bakit kaya negative? Kasi tama yung direction ng current, dapat clockwise. And supposed to be, dapat plus minus talaga yan. Passive sign convention. E binaliktad mo yung pleasing nung voltmeter probe. Nilagay mo dito sa plus, plus yung nasa minus ngayon, negative yung nasa positive. Magne-negative talaga reading ng multimeter. Kaya negative 5 volts. Okay? Next. Sige, next tayo. Problem, ano na yun? Problem number 5. Find find the current IO and VO in the circuit. So ito naman yung circuit natin. So this time, meron naman tayong, eto, arrow naman ang ilalagay ko. Tapos yung label niya is 0.5 IO. Ano siya? Current source. Okay, nakadepende yung value ng current na to. Kaya siya current source kasi may arrow. Kapag voltage, may polarity plus minus, di ba? Pag current source, may arrow. Nakadepende yung value ng current source sa current, hindi ko pa nalalagay yung IO. Let's say, ilagay ko muna. Okay. Nakadepende yung value ng current source sa kalahati nitong IO, which is, ito yung current na nagpa-flow dito sa resistor 4 ohms. Yan. Tapos ito independent current source 3 amps. So, hahanapin daw si IO. Ito yung IO, tapos dito daw si BO. Okay, ito yung polarity ni BO, ha? Plus, minus, at ito yung direction ni IO, pababa. So, paano kaya natin mahanap dito si IO and BO? So, notice, puro current naman to ngayon. Current. What if mag-KCL tayo dito sa node sa taas? Diba isang node lang yan? Let's say node A. Okay, paano yung KCL natin kanina? So, summation of current entering is equal to summation of current leaving at node A. So, ano yung mga pumapasok sa node A? Yung pataas. Papasok sila sa node A. Ito, yung 0.5 I naught or IO, tsaka yung 3 amps. So, 0.5 IO plus 3. Yan yung entering. Nag-iisa lang yung leaving kasi pababa yung arrow eh. Magli-leave siya sa node A. So, equal to current leaving which is yung IO lang. Masasolve na pala natin agad dito si IO. Just the use of KCL equation, di ba? So, bale, kasi ito pwede itong 1/2. So, alisin ko yung denominator. Multiply ko both sides by 2. So, cancel to. I naught na lang. 2 times 3, 6. Equals 2 times I naught, 2 I naught. Or 2 IO. So, transpose ko na lang to. IO sa kanan, bale 6 is equal to 2 IO minus IO. Ano ngayon si IO? 6 is equal to 2 IO minus IO, IO. E di IO is 6 amps. 6 amps. Positive, 6 amps. Ibig sabihin, tama yung direction niya na paganyan. Nag-confirm. Paano naman si VO? O paano ngayon natin mahanap si VO?
Ohm's law na lang, di ba? Ohm's law. Ohm's law is V is equal to IR. So, VO is, so take note yung IO pag ganito yung direction, pumasok sa positive. Ibig sabihin, positive yung VO. Okay, positive IO times 4 or 4IO. 4IO. And plug in nyo lang yung IO. IO is 6. So VO is 4 times 6, 24 volts. Gets? Okay, next problem. Ano number na tayo? 5? 6. Problem number 6. Find VO and IO in the circuit below. Ito naman yung circuit. Yan. So, find VO and IO in the circuit below. So, meron ulit tayong current dependent source. Kasi may arrow siya. Diamond yung symbol. So, automatic dependent source yan. Tapos may arrow, ibig sabihin current source. Na yung label is IO over 4. So, dependent sa current flowing dito kay 2 ohm. Kasi ito yung IO eh. Yung value nitong current source times 1/4. Okay? So, paano kaya natin ito masasolve? So, di ba? Parallel tong mga components. Connected sila sa taas, sa node, connected sa baba. So, parallel sila, right? Ano yung concepts ng parallel? Kung sa series, constant yung current flowing, sa parallel, constant yung voltage. So, pwede nating mahanap yung VO equal, kasi lahat ng voltage dapat dito sa branch equal. Eh, meron tayong, pwede nating ma-equate ngayon yung voltage nito dito. So, itong VO, so let's say ito yung current kay I. Current kay VO. Applying passive sign convention, so papasok dapat sa positive. So, VO should be equal dito sa current kay IO. So, dapat ito plus minus, ha? Walang binigay na polarity dito sa voltage sa 2 ohm. By convention, it should absorb power. So, dapat yung sign niya is positive dito, minus sa baba. Para papasok sa positive polarity ng voltage sa 2 ohm, yung IO. So, dapat pareho yung voltage niyan. Kasi parallel sila. Ano ba yung voltage given na may 2 ohm tayo tapos may current na nagfo-flowing na IO. 'Di ba yung voltage across the 2 ohm is yung resistance niya na 2 times yung current IO. Which is yun na rin dapat yung voltage dito kay VO kasi nga parallel sila eh. So VO is equal to V sub 2 ohms which is 2 IO or VO is 2 IO na lang. Equation 1. Ano pang pwede natin gawin? Equation. Hindi pa natin masosolve dito si IO tsaka si VO kasi isang equation pa lang yan.
magbuo pa tayo ng isang equation. Ano naman kaya ang pwedeng gawin? Mag-KCL kaya tayo. Diba? Pwede tayong mag-KCL dito sa node na yan. Node A. So, summation of current entering is equal to summation of current leaving at node A. So, sa mga entering muna tayo, ano yung entering? Si 6 amps? Wala na. 6 amps lang. So, 6 is equal leaving. Puro leaving na to. Si I not, si I not over 4, tsaka si I. So, si I not, ito yung value kasi nitong current dependent current source is I not over 4, di ba? Tapos itong I, which is, pwede naman natin itong i-represent kasi wala tayong, pwede natin itong ma-represent itong I in terms of the unknown VO. Di ba? VO is equal to I, Ohm's law, 8I, ito. In terms of VO, solve natin si I, ano, divide lang both sides by 8. So, I is VO over 8. Right? Yan. So, pwede natin ngayong ipalit dito. Dito kay I is VO over 8 na lang. Which is, kapag, ito na yung equation na natin. Equation 2. So, pwede nyo ngayong ipalit yung VO in terms of 2IO sa equation 2. So, substitute. Substitute 1 in 2. So, 6 is equal to I naught plus I not over 4, etong VO ngayon, papalitan nyo ng 2I not. Para maging isang unknown in one equation, I not na lang tayo. Over 8. So, 6 is equal to I not plus I not over 4. Eto, 2 over 8 IO, IO over 4. Sige, alisin natin yung denominator. So, di ba naging isang unknown na lang tayo, IO. Multiply both sides by 4 para mawala yung denominator. 4 times 6, 24. 4 times IO, 4IO. Cancel dito si 4 plus IO. Cancel dito si 4, IO na lang. So simplify, 24 is equal 4IO plus IO plus IO. 6IO. Divide both sides by 6. IO is 24 divided by 6, 4. Yan. So, ibig sabihin, yung IO pala is 4 amps. Yan. Nasolve natin si IO. Paano ngayon masasolve si VO? Using equation 1. Plugging nyo na lang yung nakuha ang IO na 4 amps. So, VO is 4. Hindi, 2 pala. 2IO. So, 2 times IO, which is 4, 8 volts. Ang sagot, 8 volts si IO as si VO, tapos 4 amps si IO. Gets? Okay, next. Anong problem na ba tayo? 6, 7, sige. Find currents and voltages in the circuit below. So, 30 volts, 8 ohms,
3 ohms, 6 ohms. Tapos, maglalagay dito ng unknown voltage. Plus, minus V1, plus, minus V2, plus, minus V3. Tapos, unknown current, ito daw is I1, ito is I2, ito is I3. Yan. So, paano natin ito isosolve? Hanapin daw natin yung currents and voltages. So, ilan yung unknown currents and voltages? Tig-tatlo. Bale, ang goal, hanapin si voltage and current, voltage across 8 ohm and current flowing through it, I1, V1, I1, tapos yung voltage across the 3 ohm, V sub 2, and the current flowing, I2, and the voltage across 6 ohm, V3, and the current flowing, I3. So, gagamitin lang natin yung concepts ng Kirchhoff's, KCL, tsaka KVL. Ano kayang unang pwedeng gawin? So, notice, pwede tayong mag-sum ng ano dito. Isang node yan, di ba? Node A, pangalanan natin. So, summation of current entering is equal to summation of current leaving. At node A. KCL. So, KCL in-apply ko. Ano yung leaving? Entering muna tayo. Si ano lang? Si I1 lang, right? I1. Equals, ano yung leaving? Dalawa. Si I2 tsaka si I3. Equals I2 plus I3. Sige, equation 1. Diba pwede tayong mag-ohms law dito? Ohms law. Dun sa mga voltage V1, V2, V3, pwede nating i-represent yan in terms of ano? In terms of yung resistance sa kanong current. Parang ginawa rin natin sa mga previous problems. So kung ito yung direction ni current I1 pa ganun, edi papasok siya sa positive. Edi positive yung voltage V1. V1 is equal resistance na 8 times I1. Okay, 8 I1. Tapos, kay V2 naman. So, pababa yung I2, polarity niya is plus minus, pumasok siya sa positive. Ibig sabihin, ang value ng V2 is positive. Diba? So, positive resistance na 3 times the current flowing I2. Next, dito naman kay 6 ohm, yung V3. So, direction ng I3 pa ganyan, polarity ng V3 plus minus. So, pumasok yung I3 sa positive. So, dapat positive yung voltage V3. So, resistance 6 times current I3. Yan. Pwede ba nating... So, meron tayong V1, V2, V3. Pero hindi na pwedeng i-plug in yan dito. Right? What if mag-KVL tayo para magamit natin tong V1, V2, V3? Diba meron tayong loop? Ito, isang loop, pangalawang loop. Diba? Assign tayo ng direction. Loop 1, loop 2. Okay? So ngayon, magsa-summation of voltage naman ako. Summation of voltage is equal to 0 at loop 1 muna. KVL. Okay, ito yung ating direction na clockwise. So simulan ko kay 30 volts. Sa saan siya pumasok? Sa negative. So sign ng 30 volts is negative 30. Dito naman kay V1, papasok siya sa positive. So, dapat plus V1. Okay? Plus V1. Then, dito naman kay V2, papasok sa positive din. Right?
kasi clockwise eh, plus V2. Okay, what if ipalit ko yung mga value ng V1 tsaka V2? Value ng V1 at V2 in terms of the currents. Bali, ang goal, co-convert natin lahat into currents. So, substitute, ito, di ba, 1, 2, 3, 4. So, substitute, ito, 5. Substitute, bale, may V1, V2 tayo. Substitute 2 and 3 in 5. 2 and 3 in 5. So, negative 30 plus V1 in terms of I1, 8 I1. Plus V2 in terms of I2, 3 I2. Yan. So, equation, ano na to? Equation 6. Again, yung goal ko, kino-convert ko yung mga equation in terms of puro current. So, may equation 1 na tayo in terms of puro current, tapos equation 6 na tayo in terms of puro current. Tapos, isa pa, mag-loop uli tayo KVL sa loop 2. So, KVL, summation of voltage is equal to 0 at loop 2. So, clockwise din yung inassign ko. So, simulan natin kay, dito kay V2. So, papasok sa negative polarity ni V2. Right? Ito, yung current na to sa loop 2, ha? So, negative V2 yan. Negative V2. Tapos, saan pa? Dito sa V3, papasok yung current sa positive. So, plus V3. Then equal to 0 na. I-represent ngayon natin uli in terms of I, mga currents, yung voltages. So pangalanan ko to as 7. So pwede kong palitan, ipalit si equation 3 tsaka equation 4, substitute 3 and 4 in 7, right? Substitute 3 and 4 in 7. Para again, the goal, ma-convert lahat ng mga equations in terms of currents. So, negative V2, ano si V2 in terms of currents? 3I2, right? So, negative 3I2, then plus V3, V3I 6I3. Equation 8. So, di ba tatlo yung unknown currents natin? I1, I2, I3. Meron na tayong tatlong equations ng currents. Masasolve na natin itong equation 1. Copy. Di ba dapat yung number of unknown nagko-confirm sa number of equations. So, I1, I2, I3 yung unknown. So, dapat may tatlong equation din tayo. Ito yung una, then ano yung pangalawa? Ito yung equation 6, di ba? Copy. Then, yung huli, equation 8. Masasolve na ba natin? Yes, tatlo na yung equations eh. Tapos may tatlong unknowns na rin tayo. So, pwede kayo ditong mag-systems of equations. Pang-linear equations lang naman yan, right? What if ang gawin ko, solve ko tong equation 8. Itong equation 8, solve ko in terms of I2. Bale, 6I3, transpose ko si negative 3I2 sa kanan, 3I2. Divide ko both sides by 6. Cancel, I3 is 1 half I2. Okay? Tapos, dito sa equation 1, papalitan ko lahat ng mga unknowns, gagawin kong in terms of I2. So, itong I3, papalitan ko na siya ng 1 half I2.
So magiging I1 is equal to I2 plus I3 na 1 half I2. Pero dapat gawin ko ring in terms of I2 yung I1. Hugutin ngayon natin tamang-tama sa 6. Sa 6, isolve lang natin. Solve natin dito si I1 in terms of I2. So paano kaya? Transpose dito si 30. So 8I1 is equal to positive 30. Transpose si 3I2 sa kanan, magiging minus 3I2. Tapos divide ko both sides by 8. Cancel. So I, ito is I1, right? 30 minus 3I2 over 8. Yan. So substitute ngayon natin. Diba yung I1 dito sa equation 1? Papalitan ko tong I1 ngayon in terms of I2 na yan. So 30 minus 3I2 divided by 8 equals, so yung I2 copy nyo lang as is, plus yung I3 na solve natin kanina in terms of I2. 1 half I2. Yan. So ano na yan? Isang equation na lang yan in one unknown. Sige, solve na lang natin. Pwede nyo namang i-ship solve sa calc or manually compute natin. Sige. Bale, alisin ko muna yung denominators. Ang LCD ng 8 tsaka 2 ay 8. Multiply both sides by 8. Cancel itong 8. Bale, 30 minus 3i2 equals, so 8 times i2, 8i2. 8 times 1 of i2, 8 divided by 2. 4i2. So transpose ko to. So 30 is equal, so sum up na natin to. 8i2 plus 4i2. 12. Tapos ito plus 3i2. Magiging positive na siya, transpose sa kanan. So 30, 12i2 plus 3i2. That's 15i2. Now divide both sides by 15. Finally, na-solve natin si I2 equal 30 divided by 15, 2 amps. So once may isa ka ng na lamang value, madali mo nang masasolve yung other value. Ito si I3, 'di ba 1 half I2 'yan. So I3 is kalahati ng I2, which is 2 amps yung nakuha natin. 1 amp na si I3. Okay? Tapos makukuha na natin si I1 using 30 minus 3I2 over 8. So I1 is 30 minus 8I2, which is 2. 2 amps divided by 8. So ilan to? I1. 30 minus 8 times 2, 16. Okay. 30 minus 16. 24 divided by 8, 3 amps. Tama? Okay. Tama ba? Mali. 3. Bakit kasi 8? 3 pala, sorry. 30 minus 3 times 2, 6. Tapos 30 minus 6, 24. Divided by 8, 3. Okay, yan. So, meron na tayong tatlong currents. I1, I2, tsaka I3. Ano pa yung pinapahanap? Yung mga voltages. Edi, using equation 2, 3, 4. Using equation 2, 3, 4 na lang, copy. Ano na ngayon si V1? 8 times I1, which is 3. 24 volts. Tapos si V2, 3 times I2. 3 times I2, which is, ano nakuha natin yung I2? 2. So 3 times 2, 6 volts.
Then lastly, V3, 6 times I3. So 6 times ano ba si I3? 1 amp. 6 times 1, 6 volts. So ang sagot, sige, I1 is 3 amps, I2 is 2 amps, I3 is 1 amp. Tapos si V1 is 24 volts, si V2 is 6 volts, and then si V3 is 6 volts. So ito yung pinaka-final answer. So that's with the pure use of KVL lang and KCL, pati na rin yung Ohm's law. Okay. So, siguro hanggang dito na lang, magto 2 hours na pala tayo. Okay. So, hanggang dito na lang muna tayo. So, I hope meron kayong natutunan sa ating discussion. So, tuloy na lang natin. Mag-part 2 na lang tayo. Solve tayong more problems for Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws, like Kirchhoff's current law, KCL, and Kirchhoff's voltage law, KVL. Okay, so yan. Sige, so follow nyo lang ako dito sa account natin para manonotify pag meron tayong video tutorials, and subscribe lang kayo sa ating channel. So abangan nyo yung mga next video tutorials natin for Circuits 1. So link ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, like for Ohm's law, tsaka yung nodes, branches, and loops. Tapos yung part 1 nito. Then sa next video tutorial natin, magkakaroon tayo ng part 2 nitong Kirchhoff's law. So more problems pa. Maganda kasi, na-expose kayo sa maraming problems para talagang praktisado kayo sa mga exams. Okay, so sige. God bless everyone. See you on my next video tutorial. Padayon, future engineers. Bye-bye.